Si Lizelle Sicanco, na ina ng kontrobersyal na aktres ngayon na si Kylie Padilla, ay sa wakas binasag ang kanyang pananahimik tungkol sa issue ng hiwalayan ng kanyang anak at sa dating asawa nito na si Alger Abrenca. Sino nga ba si Lizelle Sicanco at ano ang kanyang papel sa buhay ng kanyang dating asawa na si Robin Padilla at sa kanilang mga anak? The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Lizelle Sicanco. Si Lizelle Sicanco ay dating aktres. Naging karelasyon niya ang aktor na si Robin Padilla. Nagkaibigan si na Robin at Lizelle nung kabataan pa nila, kahit bago pa si Robin gumawa ng mga pelikula. Andun si Lizelle para kay Robin matapos niyang masentensyahan noong 1994. Habang nasa kulungan si Robin ay nagpa-convert siya sa Islam. Ikinasal sila ni Lizelle noong 1996. Noong 1998 ay lumaya si Robin dahil sa pardon ni President Fidel V. Ramos. Naging sandigan ni Robin si Lizelle. Andun siya sa pinakamadilim na oras sa buhay ni Robin. Pero noong 2009 ay inami ni Robin na nag-divorce na sila ni Lizelle, 2007 pa lang. Naka-base na ngayon sa Australia si Lizelle. May apat na anak sina Robin at Lizelle, sina Queenie, Kylie, Jenjen at Ali. Ex-wife. Naging karelasyon ni Robin si Mariel Rodriguez at sa huli ay pinakasalan. Noong bago pa lang ang relasyon ni na Robin at Mariel, ay may galit at sama ng loob si Lizelle kay Robin. Ang hinaing ng ina ng apat na anak ng action superstar na papabayaan di umano ni Robin ang kanilang 10 years old pa noon na anak na si Ali. Ayon kay Lizelle, 6 na linggo na raw na hindi nagpapakita si Robin kay Ali, kaya lagi raw itong umiiyak kapag nakakausap niya sa telepono. At ang tinuturong dahilan noon ay si Mariel daw. Tinuturuan din daw ni Robin na mambabae ang nag-iisang anak nilang lalaki na si Ali. Pumayag daw noon si Lizelle na ibigay muna si Ali kay Robin dahil nangako daw ito na hindi muna siya mag-aasawa para maasikaso niya ang mga bata. Pero noong mga panahon na yon, ay gusto na ni Robin na pakasalan si Mariel. Ngunit mas lumala pa ang hiduwaan nila noon na nagsalita si Robin tungkol sa mga milyon na naibigay na di umano ni Robin kay Lizelle noong nagsasama pa sila at patuloy daw na ibinibigay ng aktor. Ang pakahulugan ng nagsalita ay walang pagkukulang si Robin sa babaeng nakasama nito ng 20 taon. Matapos mabasa ni Lizelle ang mga pahayag na ito, muli raw siyang nakaramdam ng himutok. Pakiramdam niya ay tila paglalarawan sa kanya na siya'y mukhang pera. May 2013 noon, na nag-tweet si Lizelle ng, "Grow up and be nice. You married a man with children. He's not all yours." Marami ang naniniwala na patama ito ni Lizelle kay Mariel Rodriguez. Sa huli ay naayos din nila Robin at Lizelle ang kanilang mga issue at kahit sina Mariel at Lizelle ay naging magkaibigan din. Sa katunayan, sa araw ng kasal ni Kylie Padilla noong December 11, 2018, ikinatuwa ng netizens nang makitang magkasama sina Mariel at Lizelle at nagkakaisa sa kanilang pagmamahal para kay Kylie. Base ito sa Instagram post ni Mariel kung saan magkatabi sila ni Lizelle habang pinagmamasdan ang bride. Nagbigay pugay rin si Mariel sa magandang pagpapalaki na Robin at Lizelle kay Kylie. Mother. Nang nandito noon sina Kylie at Queenie sa Pilipinas ay hiniling ni Lizelle na bumalik na sa pagkamuslim ang kanyang 2 anak na mga babae. Nagkaroon din noon ng tampuhan si Lizelle sa kanyang anak na si Kylie. Kung matatandaan ay nagalit si Lizelle kay Kylie dahil hindi sinunod ng anak ang kagustuhan niyang mag-aral ito sa Pilipinas. Kaya niya pinayagan bumalik ng Pilipinas si Kylie ay para mag-enroll sa school at hindi para mag-artista. Pero nagulat na lang si Lizelle nang malaman niyang pumirma si Kylie ng kontrata sa GMA Artist Center at ipinagpaliban ang pag-aaral nito. Ngunit sa huli ay nagkapatawaran din ang dalawa. Ayon pa kay Kylie, nag-sorry rin ang mami niya sa mga sinabi nito sa mga interview niya. Wala rin daw itong intensyon na saktan ang damdamin ng mga anak niya. Pakiramdam lang daw ni Lizelle ay nabaliwala siya bilang ina.
August 2018 nang umuwi si Lizelle para makita ang apo niya sa kay Kylie at Alger na si Alas Joaquin in person. Isang malaking yakap ang binigay ni Kylie sa kanyang ina dahil sa sobrang na-miss niya ito. Ayon sa post ni Kylie, "I don't take for granted how lucky I am to still have my mom with me. Seeing her with Alas is like feeling safe. In her hands, I know he will be alright and that's all I could ever want. Love you ma, wilted flower emoji, thank you for today. Hashtag a mother's love, hashtag a mother's love is forever." Ibinunyag din ni Kylie na magaling magluto ang kanyang ina. Nung nalaman daw ni Kylie na buntis siya, ay si Lizelle daw ang unang nakaalam. Nang tinanong niya daw ang ina kung ano ang gagawin, ang unang sinabi daw ni Lizelle ay, "Basta anak, huwag mong ipapalaglag yan." Noong July 2021, isang Instagram post na larawan ni na Kylie at ng kanyang inang si Lizelle ang shinare ni Kylie sa kanyang Instagram page. Ayon sa caption, "Wala lang. I just want you to know how much I appreciate you. All your sacrifices. Thank you for all of it. I love you, Nanay. I love you. I love you. I love you." Sa gitna ng mainit na kontrobersya ng hiwalayan ni na Kylie Padilla at dating asawa na si Alger Abrenica, ay nanahimik lamang si Lizelle. Ngunit nitong kamakailan lang, nagsalita na ang ina ni Kylie laban sa kolumnistang si Christy Fermin. Ito ay patungkol sa pahayag ni Christy at sa umano'y source nito na nagsabi sa kanya ng balitang si Kylie umano ang unang nagloko sa kanila ng estranged husband nitong si Alger Abrenica. Anya, sobra ka na Christopher Mean. Gawin kaya sa'yo yung pinagagawa mo. Siraan ka ng hindi totoo. Gusto mo? Ayon kay Lizelle, sobra na ang kolumnista at masyado na nitong nasisira ang reputasyon ng kanyang anak na walang kalaban-laban sa paninira niya. Dagdag pa nito, one-sided naman daw ang kanyang ibinabalita at hindi man lang nito inalam ang totoong nangyari kina Kylie at Alger. Ani Lizelle, walang kalaban-laban ang mga taong sinisiraan mo. One-sided ka. Di mo naman alam ang mga totoo at kung ano ang pinagdadaanan ng tao. Magbago ka na bago ka pabawian ng buhay. Matatanda ang sinabi ni Christopher Mean sa kanyang program na ayon raw sa source nito ay kahit noong nagsasama pa sina Kylie at Alger, ay may kausap ito palagi sa telepono nito na umaabot pa hanggang madaling araw. Kaya nga sumagot si Kylie sa kanyang Twitter account at tinawag ang pansin ng kolumnista ngunit binura rin agad. Dahil dito ay muling ang nagsalita si Christy at tinanong si Kylie kung bakit nga ba ayaw pa nitong sagutin si Alger gayong mabigat ang mga naging paratang nito sa kanya gaya ng siya ang unang nagloko at sumira sa kanilang pamilya. Matapos ang ilang araw ay umere ang naging tell-all interview ni Kylie kung saan sinagot nito ang akusasyon ni Alger laban sa kanya. Sa huli ay pinili na lamang nito na huwag nang i-elaborate ang mga nangyari sa kanila na naging resulta ng kanilang hiwalayan dahil nais niyang protektahan ang mga bagay na maaari pa niyang maprotektahan lalo na't makakaapekto ito sa kanilang mga anak na sina Alas at Axel. Isang edited photo din ni na AJ Raval at Alger Abrenica ang shinare ni Lizelle na may mainit na caption. Anya, wish you both all the best in life. Sana forever na kayong dalawa. Happy naman si Kylie para sa inyong dalawa at naka-moved on na rin siya at happy din siya. Muli pang nag-post si Lizelle ng, "You are a wicked, toxic, poisonous woman. Now anak mo naman ang sinisiraan mo. Nasaan ang puso mo? Wala kang remorse. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng anak ko. Shut your mouth. Manalamin ka kaya, Madam Christie. Tingnan mo ang mukha mo at bago ka matulog, subukan mong magdasal. Tanungin mo ang Panginoon, tama ba ang ginagawa ko sa kapwa ko?" Ilang taon na rin naninirahan si Lizelle sa bansang Australia, kasama ang ibang mga anak niya kay Robin na sina Ali, Jenjen at Queenie. Nakapag-asawa na rin si Lizelle na ayon sa mga report ay isa daw New Zealander at ikinasal sila noong September 2009. Noong 2019 ay ikinasal na ang kanilang unico iho ni Robin sa isang simpleng beach wedding. Si Jenjen naman ay graduate din noong 2019 mula sa Bond University na may degree sa filmmaking. Si Queenie naman ay Peace Youth Ambassador ng National Commission on Muslim Filipinos. Kasal na siya ngayon sa kanyang asawa na Pakistani na si Usama Rashid Mir. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!